Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na mga tagapakinig at tagasubaybay ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako po si Laguna R. Largo, guru isa ng paaralang integrated ng daan sarili. Samahan niyo po ako sa paghahatid ng mga kaalaman sa mga mag-aaral sa ikawalong baitang. Tungkulin ng pamilya ang paghubog ng mga mamamayang nakikilahok sa mga gawaing panlipunan, nakikisangkot sa paglutas ng mga suliranin sa pamayanan, at nakikialam sa pagpapatatag ng isang sistemang politikal na may integridad at nagpapatingkad sa dignidad ng bawat tao sa lipunan. Sa module na ito ay pag-aaralan natin ang papel ng pamilya sa lipunan at sa politika. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, sagutan natin ang mga ipinapakitang larawan kung ito ba ay papel ng pamilya sa lipunan o papel ng pampolitikal ng pamilya. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang unang larawan ay nagpapakita ng papel ng pamilya sa lipunan. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng papel na pampolitikal ng pamilya. Sa ikatlo, ito ay papel ng pamilya sa lipunan. Ang ikaapat na larawan ay papel ng pamilya sa lipunan. Ang ikalimang larawan naman ay nagpapakita ng papel na pampolitikal ng pamilya at ang huling larawan ay papel ng pamilya sa lipunan. Ayon kay Sheens, buhat sa aklat na Education in Values, What, Why, and For Whom ni Esteban noong 1990, ang tao hindi lamang binubuo ng katawan at espiritu. Siya ay isang panlipunang nilalang, likas na kaugnay ng iba pang tao. Hindi siya ipinanganak o mananatiling buhay kundi sa pamamagitan ng ibang tao. Ang pakikipagnihig ng ibang tao ay bahagi ng kaniyang pagiging tao. Kaya nga, kailangan ng tao ang kaniyang kapwa. Dahil dito, kailangan niyang matutong makipagkapwa. May kasabihan nga tayo na no man is an island. Lahat tayo ay may mga pangangailangan na may bibigay lamang sa ating kapwa at ng lipunang ating ginagalawan. Kaya naman mayroon tayong tungkulin na dapat gampanan sa bawat isa at sa ibang sektor ng ating lipunan. Ang pangunahing kontribusyon ng pamilya sa lipunan ay ang karanasan sa pakikibahagi at pagbibigayan na dapat na bahagi ng buhay pamilya sa pang-araw-araw. Sa loob ng pamilya nagsisimula ang pagbibigayan, pagtutulungan at ang diwa ng kabutihang loob. Ngunit hindi dapat at hindi sapat na panatilihin lamang ang mga ito sa loob ng pamilya. Iisa-isahin natin ngayon ang mga papel ng pamilya sa lipunan. Una, ang pagiging bukas-palad ay may papakita ng pamilya sa pamamagitan ng mga gawaing panlipunan. Maaari itong makilahok sa mga samahan na voluntaryong naglilingkod sa pamayanan o kaya'y tumutulong sa mga kapuspalad. Higit sa lahat, dapat na tumulong ang pamilya sa mga nangangailangang hindi naaabot ng tulong ng pamahalaan. Ikalawa ay ang pagbabayanihan. Ito ay hindi na bago sa mga Pilipino. Isa ito sa pinagmamalaki nating pagpapahalagang Pilipino. Naipapakita ang pagbabayanihang ito sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino. Maging sa kasalukuyang panahon ay nangyayari ang bayanihan, lalo na sa panahon ng kalamidad at mga hindi inaasahang pangyayari. Ikatlo, isa sa ipinagmamalaki nating katangiang Pilipino ang magiliw na pagtanggap lalo na sa mga panauhin. Nakagawian na ng mga pamilyang Pilipino ang pagiging maasikaso sa mga panauhin. Naghahanda tayo ng mga masasarap na pagkain, pinapagamit ang mga bagong kagamitan, at nakikipag-usap ng may kagalakan. Tungkulin ng pamilya ang pangangalaga sa kalikasan bilang likas na tagapamahala ng lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya nga hindi dapat nawawala ang Clean and Green Program upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng ating pamayanan.
Ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan ay paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at bertud na itinuturo at natututuhan sa loob ng tahanan. Talakayin naman natin ngayon ang mga gampaning pampolitikal ng pamilya. Una ay ang pakikialam sa politika. Kabilang dito ang pagboto at paglahok sa eleksyon. Ikalawa ay nangunguna ang pamilya sa pagtiyak na ang mga batas at ang mga institusyong panlipunan ay hindi taliwas. Ibig sabihin lamang nito ay pagbabantay upang makasiguro na ang mga batas na umiiral ay hindi naaabuso. At ang ikatlo ay nagsusulong at nangangalaga sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya. Ano-ano nga ba ang mga karapatan ng pamilya? Una, ang karapatang umiiral at magpatuloy bilang pamilya o ang karapatan ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap, na magtatag ng pamilya at magkakaroon ng sapat na panustos sa mga pangangailangan nito. Ikalawa, ang karapatang isakatuparan ang kaniyang pananagutan sa pagpapalaganap ng buhay at pagtuturo sa mga anak. Ikatlong karapatan ng pamilya ay ang karapatan sa pagiging pribado ng buhay mag-asawa at buhay pamilya. Kabilang dito, ang karapatan din sa pagkakaroon ng katatagan ng bigkis at ang institusyon ng kasal. Karapatan din ng pamilya ang paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapalaganap nito. Mayroon ding karapatan ng pamilya na palakihin ang mga anak ayon sa mga tradisyon, pananampalataya at pagpapahalaga at kultura sa pamamagitan ng mga kailangang kagamitan, pamamaraan at institusyon. Ikapito, ang karapatan na lalo na ng mga may sakit na magtamo ng pisikal, panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiyang seguridad. Kabilang sa mga karapatan ng pamilya ay ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay pamilya. Gayun din ang karapatan upang makapagpahayag at katawanin sa harap ng mga namamahala o namumuno kaugnay ng mga usaping pang-ekonomiya, panlipunan o kultural. Kabilang din dito sa mga karapatan ng pamilya, ang karapatang magbuo ng asosasyon kasama ang iba pang pamilya at samahan upang magampanan ng pamilya ang mga tungkulin nito ng mas karapat-dapat at madali. Gayun din ang karapatang mapangalagaan ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga institusyon at batas laban sa mapanirang droga, pornografiya, alkoholismo at iba pa. Ilan din sa karapatan ng pamilya ay ang karapatan sa kapaki-pakinabang na paglilibang, iyong makatutulong sa pagpapatatag ng mga pagpapahalagang pampamilya. Gayun din ang karapatan ng mga matatanda sa karapat-dapat na pamumuhay at kamatayan. At ang huli, ang karapatang mandayuhan sa ibang probinsya o bansa para sa mas mabuting pamumuhay. Tandaan natin na kung ang kabutihan ng pamilya ay mapapangalagaan, maitataguyod at nabibigyang proteksyon sa lipunan, ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataong lumaki at maging ganap na tao sa pinakamabuting kapaligiran. Isang kapaligirang makatutulong sa paghubog ng mga bertud na dapat taglayin ng isang mapanagutang mamamayan sa lipunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Laguna R. Largo. At magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Telephone.